ito na, lumabas na ang sumon para sa Tape Incorporated at GMA7 galing sa TVJ at ni Jenny Ferry. Nako! 30 days lang hinihintay ng TVJ, GMA7 at Tape! Ano? Galaw-galaw na! Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel, Bang Libak na ta! O eto na ha, ang bagong latest chiga. Mainit-init pa lang. TVJ, Tito Vic and Joey, kasama si Jenny Ferry, file copyright infringement and unfair competition complaints versus Tape at GMA. Nako, damay-damay na GMA 7. Nadamay kayo sa Tape Incorporated at sa mga Losos Brother. Nag-file na ang TVJ ng copyright infringement and unfair competition. Nako, ito na, ito na. Naglabas na ng summons ang Branch 273 ng Marikina Regional Trial Court upang hingin ang sagot ng Tape Incorporated at GMA Network Incorporated kaugnay sa inihaing copyright infringement at unfair competition complaints ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama si Jennifer. Kaugnay ito ng paggamit ng titulong itbulaga. Sina Tito, Vic at Joey ang original host ng longest running noontime show sa Pilipinas na Itbulaga na ipinoproduce ng Tape at umiere sa GMA7. Kaugnay dito, si Jenny ang dating Executive Vice President for Production ng Tape na pagmamayari ni na Romeo Haloso Senior at Tony Tuviera. So, sumama pala si Jenny sa TVJ. Ang reklamo ay may docket na SSC case number 2023-37-MK. Nakasaad sa docket na reklamo, copyright infringement and unfair competition under RA number 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines, with application for issuance of a writ of preliminary injunction. Yun na pala. Sumo na talaga ito. Wala nang kawala ang Tape Incorporated at nasali ang GMA7. Oo, nako po, nako po. Ito naman ang nilalaman ng sumon ha, makinig kayo mga kabibig. Ito na kaya ang simula ng tagumpay ng TVG at makamit nila ang trademark na itbulaga. Sabi ng iba, move on na lang tayo. Kayo, kung naka 44, 43 years kayo, na kayo ang main host, kayo ang gumawa, kayo ang may nakaisip ng pangalang itbulaga. Diba ang hirap mag-move on? Ikaw nga, iniwanan ka ng one-month boyfriend mo, mahirap mag-move on. Diba? Iniwanan ka nga ng asawa mo kasi sumama sa kabit, mahirap mag-move on. Ito nga, 44 or 43 years na sinabihan sila na hindi nila pagmamayari ang itbulaga. Diba malaking suntok, sampal, sabunot at kung ano-ano pang masasakit na pwede mong maramdaman? So may karapatan silang mag-complaint at mag-ano ng kaso. Ito ang laman ng summon ha. Greetings. You are hereby required within 30 days after service of this summon to file with this court and serve on the plaintiffs through counsel. You answer to the complaint, copy of which is attached together with the answer. You are reminded of Rule Number 2, Section 4 of 2022 Revised Rules of Procedure for Intellectual Property Right Cases, which prescribe the filing of motion to dismiss except only on the grounds of lack of jurisdiction over the subject matter, litis pendia, or
judicata, or instead allege any grounds other than the ones previously mentioned as a defense in the answer. If you fail to answer within the time fixed, the court or the motion on the motion of the plaintiffs or motu proprio render judgment as may be warranted by the allegation and the complaint, as well as the affidavits and other evidence on record. With this, the Honorable Judge Romeo de Sontagra, presiding judge of this court, this 10th of July 2023 at Marikina City, Metro Manila, Philippines. Permado ito ng acting court legal researcher na si Eunice Besnar. Ayon pa sa tape lawyer statement, ayon sa mga legal counsel nila na si Attorney Maggie Abraham Garduque, na sila ang may prior registrant ng pangalang Itbulaga. Nakasaad sa statement na pinapadala nila sa tape na IPO acknowledges the tape is the prior registrant of the trademark Itbulaga. Advise tape to file protection of the trademark ownership before the IPO Bureau of Legal Affairs. Yun. So, ito pa oh. In a letter reply of IPO to the April 25, 2023 letter of Tape Incorporated, IPO recognized that Tape Incorporated is the prior registrant of trademark Itbulaga. Said letter was filed by the President and CEO of Tape Incorporated on April 25 when Tape learned that March 22, 2023 application of Joey De Leon. Ayon pa sa legal counsel ng Tape, yes, it was during that time that Tape learned that trademarks were filed by TVJ on Feb 27, 2023 and March 22, 2023. Tape promptly asserts its prior ownership, therefore being the prior registrant thereof. Noong panahon nag-file ang TVG ng trademark claims, wala pang abogado ang Tape kaya hindi sila nakapag-file ng tamang application sa IPO. Pinayuhan din daw ng IPO ang Tape na kumuha ng abogado. Hanggang ngayon, ang original theme song Itbulaga ang gamit ng noontime show ng TVJ sa TV5 na 8 pero tinanggal ang Bulaga. Wala pang statement ang GMA tungkol dito na dapat silang sumagot within 30 days. Ay nako, ito na ang simula ng laban ng TVJ laban sa kanilang trademark. Kayo mga kabibig, ano kayang patutunguhan meron dito? May nakita ba tayong maliwanag o liwanag para sa TVJ? And I'm sure magkaubusan ito ng pera because Itbulaga is a legacy already. At ipinaglalaban nila yung legacy nila. Sabi nila, huwag na lang ipaglaban, gawa na lang kayo ng EAT. Bagong noontime show, hindi nyo naintindihan kasi hindi kayo ang nagsimula, hindi kayo ang nagbuhis ng pawis at dugo para maging 44 years ang Itbulaga. Hindi nyo naranasan ang hirap, pagod at yung sabog na utak para magawa ng content, segment na talagang magbibigay saya sa milyong-milyong Dabber Cuts. At hindi yung naranasan na walang tulog para pagandahin, para mag-usap-usap sila kung paano mabigyan ng konting ngiti ang mga taong lungkot sa buhay. Marami pang dahilan ang TVJ kung bakit ipinaglalaban nila ito. Kaya dapat din natin silang intindihin. Sabi nilang move on, mahirap mag-move on. Ikaw nga, 1 month, hiniwalayan ka, hindi ka mga makamove on. Ito pa 44 years. Diba? So yun na mga kabibig ng ating latest libak-libak for today. Ano kaya ang sagot ng GMA 7 nito? Pera versus pera. Legacy versus legacy. Yan lang po ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!